Unjust fixation yan. Unjust fixation. Pag-iinis. Opo. Pag-iinis. Opo. Pag-iinis. Opo. Kahit sino pang iharang, kahit sino pang ilaban ay walang inuurungan. Pagdating sa palakasan, malamang ay kilala mo ang tinutukoy ko, ang coach ng bayan. Alay sa student, hindi mo kayang ipag-ipag at matibay ang kabakal. Hi guys, magandang araw mga kabakal. So share ko lang sa inyo mga kabakal ang aking reaction. At sa mga kaalaman ng mga kabakal na nagtatanong dito sa kaso ni Boss Bullet. So kakapanood ko lang mga kabakal ng video nitong si Kiko Matos at nag-consult siya sa abogado nila kung ano daw ba ang kaso na kakaharapin nitong si Boss Bullet. At actually kakatapos ko lang mag-workout, kakapanood ko nung video ni Kiko Matos at natawa lang talaga ako doon sa kaso nakakaharapin ni Boss Bullet. Although ito yung malaking problema pa rin, pero nakakatawa lang at napakadaling, alam yun, takasan ng kaso na to, or napakadaling ayusin ang kaso na to. Kasi mga kabakal, ang kaso daw na pwede lang isampa dito kay Boss Bullet ay unjust vexation. Mga kabakal, alam nyo ba ang ibig sabihin ng unjust vexation? Ito ay uri ng kaso ng pang-iinis. Ibig sabihin, kakasuhan si Boss Bullet dahil nang iinis lang siya or nang i-irritate ng ibang tao. Yung tipong makulit ka lang, yun yung kaso mo. So may kaso pala ang pagiging makulit. Dahil nga naman mga kabakal, itong si Boss Bullet ay, di ba nga, nanampal ng cake. So ngayon, wala daw pwedeng ikasong physical injury dito kung walang medical certificate. Kung wala man lang pasa, walang medical. So basically, ang nangyari ay parang inasar lang daw niya itong si Mr. Mainit mga kabakal. At hindi rin daw pwedeng kasuhan ng trespassing kasi nga ito ay gym. Unless na lang kung si Boss Bullet daw ay sinabihan na huwag pumasok. Tapos pumasok pa rin. Kaso wala yatang nangyaring ganun na, oh Boss Bullet, bawal kang pumasok. Pag pumasok ka, kakasuhan ka namin. So labas si Boss Bullet sa trespassing. Tingin ko labas din si Boss Bullet sa physical injury kasi nga naman okay lang si Mr. Mate at walang medical. Plus, ang kaso lang na ipapataw sa kanya kung sakasakali ay unjust vexation, kaso ng pagiging makulit or pangungulit mga kabakal. So, balamang sa alamang ay tumatawa na naman itong si Boss Bullet sa ginawa niya. Pero siyempre naman, ito ay may kaakibat na problema. Kasi mga kabakal, kahit sabihin natin na ito ay unjust vexation, ito ay pwede kang makakuha ng police record. Record mga kabakal. So siyempre, alam naman natin na si Boss Bullet ay nag-a-abroad. At kailangan mo ng mag-renew at kailangan mo ng NBI clearance. So ngayon, kapag nag-apply ka ng trabaho, kahit anong trabaho, mapa-local man yan, mapa-abroad yan, especially abroad, kailangan ng NBI. At kung ikaw ay mayroong record sa police, then, mga kabakal, mahihirapan kang mag-renew, mahirapan kang mag-apply ng trabaho. So, yun yung magiging problema lang ni Boss Bullet. Kasi mga kabakal, sa unjust vexation, ang pagkakaalam ko dito, correct me if I'm wrong sa mga nakakaalam ng batas, ay pwede kang makulong or pwede kang magmulta or pwedeng pareho. Pwedeng kulong ka lang, pwedeng multa ka lang, pwedeng pareho. So ngayon, sa kulong, ang pagkakaalam ko dyan, ang kulong ay nagre-range lang ng isa araw hanggang 30 days mga kabakal. So 1 day to 30 days. So pwedeng kulong. Kung yun ang kulong, 1 day to 30 days. Pangalawa, ang multa daw ay, ang pagkakaalam ko, hindi ito lumalagpas ng 40,000. So pwedeng 30,000, 35, 20, so depende sa ano, sa ipapataw ng hukuman ng judge. Pero hindi yan tumataas daw ng 40,000. So malamang sa alamang ay ang mangyayari dito ay siyempre hindi naman makukulong si Boss Bullet kaya magbabayad lang siya. Yun nga lang, kung magbabayad si Boss Bullet, eh mga kabakal, magkano lang yun? Alam ko naman na medyo malaking pera yung 40,000. Pero magkano lang ang 40,000 kay Boss Bullet? Napakadaling takasan ng 40,000 or napakadaling bayaran ng 40,000 mga kabakal. So, panagkataon, ang tanging magiging problema lang nitong si Boss Bullet ay yung kanyang
police record. Yun lang may yung problema niya. Alas na lang, kung ayaw niya mag-abroad, then wala talagang problema si Busbulet. Okay lang yun kung hindi na siya babalik ng abroad. Pero kung mag-a-abroad itong si Busbulet, yan yung magiging problema niya. Kasi pag umabot daw yan ng hukuman, at syempre nakapag-desisyon na ang judge, at natalo nga itong si Busbulet, kasi posible talagang matalo si Busbulet dito at makasuhan ng unjust vexation kasi nga mayroong CCTV. At yun yung pinaka-ebidensya. Pero malay natin kung matakasan pa to ni Busbulet. So ngayon, kung sakaling hindi niya matakasan to, may record siya. Yun yung magiging problema niya. Kung sakaling naman hindi na mag-a-abroad si Busbulet, ang mangyayari dito mga kabakal, ay malamang tatawanan lang sila ni Busbulet at asartalo sina Kiko Matos. Kasi nga naman, parang yun lang ang nangyari. Kasi nga, 40,000 lang. Hindi pa nakulong. Kasi nga, pwede kang magmulta. Diba? Pero yun nga, hindi na makakabalik si Busbulet. Pero ang pinaka-asartalo talaga na mangyayari at talagang hindi gugustuhin ni Kiko Matos, eh, kapag hindi nakasuhan si Busbulet. Kasi nga, pwede siyang mag-counter. Pwede siyang kumuha ng abogado tapos i-counter niya na pwede niyang rason na, eh, bakit? Sila kasi ganito, ganito, ganito. So, alam mo yan, mahabang proseso yan. So, yun yung mga ano, mga nalaman ko about dito. At yun nga, nakakatawa lang kasi ang kaso na sinampa kay Busbulet ay dahil sa pagiging makulit. Literal na, irritating other people and just vexation. Okay, sana kung mabigat-bigat eh, pero hindi, mga kabakal eh, nakakatawa eh. Diba? So, mga kabakal, i-share ko sa inyo yung clip ng video na yung full video ng pag-uusap ni na Kiko Matos at ng kanyang abogado para maintindihan nyo ang aking sinasabi. So, mga kabakal, ito po ang clip ng video. Unjust vexation yan. Unjust vexation. Pag-iinis. Opo. Trespassing kasama na rin. Open to the public natin. Open to the public natin. Unjust vexation. Unjust vexation na lang. Oo. Unjust vexation. Paano po yung proseso? Siyang nalaban. Siyang nalaban. Kami, tatlo kami lalaban, apat kami lalaban, yung isa kalaban niya, si Sugar, si Mamot. Pero wala doon si Mamot. Mm. So kami, araw-araw kami nag-insayo, inabangan niya yung unang lumapag. Oh. Ako, papunta pala ako niyan dyan. Unjust vexation, nangiinis. Ano pong pwede yung proseso pa, papadala ba natin ng subpoena? Eh, peace ka na magpapadala. Maggawa ng complaint of David, ipahit sa fiscal's office. Saan ba nangyari yun? Dito po sa Altipol. Oh. Saan gym yan? Ground and pod po sa amin. Oh, saan yun? Saan nangyari yun? Sa tapat po ng shop, boys. Ah, tapat ng shop. May andok sa baba. Oo. So, ikukuha muna yan. Gagawa siya ng complaint of David, tapos ipapahit sa fiscal's office. Kasama ng ebidensya. Apidabit ng mga nakakita. Tapos kung yun na, yan, yung video. Pwede yan. Siya rin naglabas niyan. Siya rin naglabas? Ito mo. So, kailangan ko lang ng apidabit ng mga witness? Oo. Gagawin din ng complete apidabit sa apidabit of witnesses. Tapos, ipapadala sa piskal, tapos yung piskal magpapadala ng supina? Hindi. Oo, oh, supina. Magkano preliminary investigation. Tapos, pag nakita ng piskal na may sapat na ebidensya para ilagay sa hukuman, ipapal sa hukuman. Kasi wala naman siya itong, wala naman yatang visible injury, ano? Wala naman. Parang nainis lang, nainis lang, ano? Apo. Yun, unjust fixation. Ano? Unjust fixation. Mm-hmm. Pwede makulong? Pwede. O, fine na. Magbabayad rin siya ng danos, fine. No? Yung danos, patutunayan yung danos. So, ano pong pwedeng gawin para ma... Pwede una, gagawa ng complaint affidavit. Kung may damage sa katawan, edi medical certificate kung meron. Kung meron yon, papasok din sa physical injury. Apo. Kaya kung wala naman, just vexation, pangiinis. Gagawa ng complaint affidavit yung complainant. Yung mga nakakita, gagawa din. Tapos yung video, yun, isasama, ipapahit sa fiscal's office. Pagdating sa fiscal, isusumpi na siya para humarap siya at magpaliwanag siya kung bakit siya dapat kasuhan. Pwede magbibisa ng kanyang panig. Pag nakita ng fiscal yan na may dahilan pa rin, ipahit sa hukuman, ipahit niya. Otherwise, hindi dismiss. So, pag nasa hukuman na, yun na, nasa hukuman na yung kaso,
Tatawin siya para magkaroon ng hearing. Didingin na yung kaso laban sa kanya. Coach ng Bayan.